nagpapaalis po doon sa likod. Naku, naging terminal na to. Grabe, tingnan nyo naman yung itsura na ito, mga puro. No parking anytime. Tapos doon siya, nakapark. Wala rin pong driver itong Hyundai. Lungsod Quezon, ating puting mayora, Mayor Joy Belmonte, Vice Mayor Gian Soto, mga puro, kasama natin TTMD, Ika Sipagaling, Sir Dexter Cardenas. Bago makalimutan, shoutout muna kay Bossing Alexander Cardenas, ang napaka-poging tikas at galing din na kapatid ni Boss Dex. Yan, Boss Alexander, ingat po palagi, Bossing. At kayo po yan panatiling at manatiling matikas at malakas at iyaan kayo lagi ng proteksyon ng Panginoon araw-araw po. Bossing, salamat po at nabanggit po ni Bossing na nanonood po kayo sa aming vlog, ako po yung kinikilig. thank you so much po, sarap po sa inyo mga Boss Alexander Cardenas. Alright, so mga puro is for today, Officer Dalarama. Sama natin Officer Caleba Gestarea, Santa Cruz Parama Batilo and Jimentera, together with MMDA Seated 2. Sama natin OIC natin dyan for today, Officer Bilagantol. Hindi na ako sure kung sino yung mga kasama natin tropa, Officer Moreno ya, Moreno ba yun? Or basta mamaya alamin natin. Mga puro, dito tayo ngayon sa Katipunan Avenue at maganda ang operation natin today, ano? Dahil ito yung for me one of the most requested area or lugar na nirereklamo. Ito ay ang ulahan nyo, mga puro, dahil hindi masyadong na anuhan to, napapasalan. Dati po kasi, di ko alam kung merong story ang ganito, ano? Pero meron lang nag-comment na yung dating, ano daw kasi, yung chairman dati, parang okay lang yung mga nagpa-park, okay lang yung mga nagtitinda sa kalsada, ganito, ganyan. Hindi ko lang alam, hindi ko alam, ano, kasi hindi man ako nagaroon, pero yun yung parang, yung kwento-kwento, ano, sa comment. At ngayon yata, dahil nga iba na yung barangay chairman, mukhang aayusin na, ano. At kumbaga sa kasabihan ba, didisiplinahin na, ano. Yung sana, ganun, magaling yung ano ngayon, chairman na bago. So yun yung alamin natin, mga puro, yun na nga, ano, ito ang lugar sa Cruz Naligas. Ayan, mga puro, ang daming nagko-comment dyan. Actually, may mga nag-PPM pa sa akin sa Facebook na lalo daw sa gabi, grabe, nakakatakot pagka may emergency kasi talagang hindi nakakasya yung truck ng bumbero. Imagine, mga puro, no, kailan lang kahapon may sunog, nakita nyo? Nakita nyo yung kung saan nasusunog? Meron pa mga nakapark na ano, ng mga private vehicles. So mga katulad ng ganun, may mga iba, di ba, na nahuhuli ang team na ang ano nila, ang rason, dahilan, katwiran, hindi naman nadadaanan, ganyan, secondary road naman, ganyan, street naman, tahimik, maluwag. Pero yun nga yung point na ganyan kahapon, yung pag may emergency po, di ba, imbis na ang bilis ng bumbero, though, ano naman, na
sa masunugan eh. Diba? Pero mas maganda kung wala sa nabanggit. None of the above. So, yan lang. Yun lang naman ang hangad ng pamahalaan Luzon, Quezon lagi is yung kapakanan ng nakakarami. Diba? At yung hindi lang yung isa yung nakikinabang, kundi lahat, majority, mas makikinabang. Diba? Sana naiintindihan ng nating lahat yung mga ganong kung bakit tayo nagki-clearing operation. Hindi ito para, tuloy yan sabi ni Officer Albario, ano? Hindi ito para manghuli. Nagki-clearing tayo is to clear the area, the roads. So yun yung ginagawa natin dahil nga in case of emergency, in case na anuman sitwasyon mangyari, saka kumbaga ang bawal is bawal. Kumbaga hindi na natin para i-justify pa na wala ka naman na bala or wala ka naman dumadaan dyan or whatsoever. Ang point is bawal, di ba? Kumbaga peace and order, yung order ng lugar, walang batas, walang susundin na rules and regulations, kawawa, ang gulo nun, di ba? Magulo mangyayari sa lugar. So, kailangan merong order lagi. So, yes, mga puro, so, kakaliwa tayo ng JP Rizal, ano? Kung di ako nagkakamali. JP Rizal ba? Basta papunta UP. CP Garcia, JP Rizal. CP Garcia. Ayan. Retso barangay para mag-coordinate. Tapos, diretso, ano na, deployment na tayo ng operation. So, yung mga puro araw natin is Wednesday, April 3, 2024. Tuloy-tuloy pagbabago, pagsayos ng Luzon, Quezon. And yes, ang tabay lang mga puro. Standby lang muna yung mga tow truck dito habang nagko-coordinate tayo sa barangay. Let's go guys. Puro pagbabago. Guys, grabe, tagal natin nagantay dito mga puro. Sadly, unfortunately, negative. Dahil as per coordination, may naka-pending yung barangay na I'm not sure kung meron sila naka-pending na mga resolution. Kaya ipag-ano muna. Pansamantala ano muna. Yung papaliban yung operation dun sa Cruz Naligas. So, baka siguro kaya yung dati, wala rin talagang natutuloy na operation dun dahil nga dun sa may nakapending na ganon, ano? Pero hindi ko alam, hindi ako sure, pero yun na nga po. At ngayon, dun tayo sa next target areas natin. Kasama rin natin ang TTMD, Tika Sipaggaling sa Dexter Cardenas. At yes, OIC for today, Officer De La Rama. I'm not sure kung kasama natin mamaya si Officer Cortez, si Bossing Apakahusay, Boss Apa Apakahusay Cortez. At sana ano, dahil nami-miss na rin natin si Bossing na mga galing ba ni Boss sa trabaho. Ano at yes, shoutout lang kung sa Santa Cruz, Calebag, Estarea, Ementera, Albario, Parama, Batilo, kasama yata si Officer Arugay, Valencia, and sino pa ba? May nakalimutan pa ba ako? At kasama rin natin ang MMDA Seated 2. Ayan, palabas po tayo ng Katipunan. At team leader natin dyan, si Officer Bilagantol. Alright, so ang tabi lang mga puro. Let's go guys. Purong magmamahal.
nakatipunan natin yung hindi pa natin alam kung saan ang target area natin today. Ito yung sa DOH, yung kabila nito, lagi rin ina-operate. Katulad yan, bawal yan eh, mga nakapag dito po sa kalsada, bawal po yan. Kaya lang, hindi po kasi dito ang ano natin ngayon, ang papel ng target area. Yung mga nasa likod, sila po yung nag-ano, papaalis. Nandito tayo lagi sa harap, kaya ano, oh, sakto, baka merong mga... nagtatanong na bakit hindi pinaalis yung mga nadadaanan. May nagpapaalis po doon sa likod. Naku, naging terminal na to. Ayan, pinasok natin. 28th Avenue yata. Isa, dalawa, tatlo. Ang dami. Apat. Kasi po ano to yung hospital eh, no? Irina Memorial Medical Center. Ang dami. Nagbubusina na po tayo. Nagwawangwang. Yung mga unattended po, walang driver, poposte yan at oorasan. So yan, yung may mga driver naman, aga-alis yan na lang po sila. At yung mga walang driver, yung po yung oorasan, 5 minutes subject pa rin pound. Pagka naman dumating yung driver within 5 minutes ay ticket lang po yan. So ito, walang driver, isang espresso. Ito, ambulansya, may driver, umalis na lang po. And then grabe, tignan nyo naman yung itsura na ito, mga puro no parking anytime. Tapos dun siya, nakapark. Wala rin pong driver itong Hyundai na sedan na ito. Kulay gray po. Mukhang dito mauubos ang tow trucks natin sa dami ng mga illegally parked dito sa area. Alright, sabi na nandito Officer Batilio and Officer Starea. Ito may driver, Cotton SUV, alis na lang po. Kesa matikita pa po kayo pag kayo'y naposte yan. And then, sayurin lang muna natin yung mga sitwasyon dito. After ng Cotton, merong isang Kia Karga, parang L300. Tinitikita na po currently ni Officer Kalebag. Alright, ito mga puro ticket na lang. Sigurado to, walang driver kanina, dumating na lang siya. Alright, and then itong Jeep Project 4 Pitwason Cubawang Ruta. Currently, naorasan na po. And then, pagdating dito, nag-aalisan na yung mga nandito kanina, napakarami. May tinotaw na yata dito sa unahan. Ayun, isang Mitsubishi L300. Hindi ko alam, L300 ba ito? Basta lahat ng ganitong van, pick up, tawag ko dito L300. Wala rin pong driver. Inaorasan na po. So yan, tapos dito yung mga tricycle, parang naging terminal na, nag-aalisan na rin po sila. Ayun, no parking, no. Barangay Marilag Council. Alright, so yan, pwesto na tayo doon na maayos para makapag-cover tayo ng trabahong ginagawa ng team. Nakasama natin Officer Belagantol ng MMDA Seated 2. Dito naman si Officer Morales. Good morning, bossy. Alright, dito tayo.
ma'am, sana ma'am, yung parang pinto ma'am, assist na lang po namin kayo dun ma'am. Sitwasyon tayo dito, yung ano pala na ito, yung driver daw nitong jeep ay nasa ospital, hindi ako nagkakamali, sa mental daw, ano, hindi natin alam kung anong ano doon sitwasyon, pero sana okay lang po sila. I mean, alam mo yon, di ba, praying na anumang pagsubok ba yung inaharap nila bossing, mapagtagumpayan nila boss at matapos din ang mga problema. Anyway, yun na nga mga puro, no, wala po tayong magawa doon. Unang una, may reference number na, nakita nyo naman po yung impounding notice, ibibigay na lang po sa kanila. So ibig sabihin yung 5 minutes na grace period na ibinibigay natin is natapos na. So isa pa, another point is walang susi yung sasakyan, parang papunta pa lang yata yung may dala ng susi. So ibig sabihin po hindi talaga matatanggal yung sasakyan dun sa pagkakapark niya, that obstruction pa rin siya. And then yun, wala po tayo talaga magawa. Naiintindihan naman natin po lahat ng reason and sitwasyon ng mga nato at nahuli, pero I hope maintindihan din po natin ng ang team ay nagpapatupad lang po, ano, kung may driver naman katulad yung isang L300 kanina dito, tinikita na lang. At sila naman po ay ang team naman ay tumutugon lang sa kanilang tungkulin, ano, sa trabaho. At tulad nga ng sabi ni Officer Belagantol, ano, kabilaan may signages. Ito pa, ang laki, oh. Tapat na tapat. Kaya kumbaga mukhang hindi naman nagkulang yung pamahalaan para ipaalam na ito po ay hindi parkingan. At the same time, ano pala to, mga puro, ha, mabuhay lane pala ito sa lugar na to, JP Rizal po. Alright, so far hindi natin alam kung meron pang tow truck tayong kasama, pero ang tabay lang po. Ayan. Dito sa JP Rizal, Q Quirino Memorial Medical Center, ito mga ganang pangyayari ngayong araw na to. Saludo TTMD, Tikasi Pagaling, Sir Dexter Cardenas, mga team leaders natin, Officer Cortez, Officer Baguio, and Officer Malari. OIC for today, Officer De La Rama, ayan, shout out. Officer Kalebag, Alvario Mintera, Estarea, Batilo, and Santa Cruz. So yeah, ang tabi lang mga puro, hindi ko lang alam kung mayroon pa tayong pupuntahan or naubos na yung tow truck na kasama. Alright,
Dami na maraming tubig. Sobra-sobrang tubig dahil stay hydrated ka puro. Grabe ang init ng panahon ngayon. At magdasal, siyempre, as always, lagi. Ayan ang that will keep us, ano, keep us, ano, sa buhay na to. Will keep us hopeful and blessed, ano. So, yun, magdasal po tayo lagi. Ano man yung mga pagsubok, challenges, trials. Tuloy-tuloy lang, magtiwala at maniwala. Magdasal lang po tayo. Alright. Piliin lagi maging maputing tao araw-araw. Piliin lagi maging masaya. Let's go guys, purong pagmamahal. Maraming salamat sa iyo. Wala, walang pababaw. So thank you so much sa walang sawang support. Tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon. At ingat kayo palagi. Again, kung wala akong walang pababaw. So thank you so much. God bless you. Purong-purong pagmamahal. Thank you so much. God bless. Sweet to the ball.